Okay, para pang kalusugan in terms of insurance of Philip. Meron din po si Father, maraming salamat. Okay. Ang ating gobyerno po, sabi nila, dapat daw lahat ng Pinoy ay may PhilHealth. Pero hindi po totoo na lahat ng Pinoy in the year February 2015 ay may PhilHealth. Dahil ang coverage lang po na nare-reach ng ating government is only around 47% as of January 2015. Sa mga COVID, karamihan po ng mga Maranita ay wala pang PhilHealth. At ngayon po, meron isang issue, yung tinatawag natin privatization of hospitals. Karamihan po ng mga hospital, lalo-lalo po yung mga pampublikong hospital, ay ipaprivatize nila, gagawin niyang corporation, at ang mapapalakad ay ang mga private corporations. So makikita natin, paano na yung access ng ating mga Maranita, lalo na yung mga mahihirap. Number two, inappropriate healthcare services. Kahit po dito sa Laguna, makikita natin, kung ang Laguna po ay number one sa TB sa buong Pilipinas, alam ba ng buong Laguna ang tungkol sa God's program? Bakit marami namamatay sa ating mga kababayan din ang dahil sa tuberculosis? Number three, brain drain of healthcare professionals. Marami sa mga doktor, nagiging nurse. Marami sa mga nagiging nurse, nagiging OFW. Kasi parang hindi napapangalagaan yung kapakanan ng ating mga healthcare professionals. Ito po yung sinasabi ko, yung out of the pocket healthcare system. May ginawa kong study ang UPNIH. Ang sinabi doon ay 70% ng serbisyo na binibigay sa'yo ay binabayaran mo. Hindi galing yan sa serbisyo ng ating gobyerno. Only 30%. So yung 70% mismo galing sa iyong pinagpaguran. Out of the pocket natin. Next one, inadequate enforcement of regulatory mechanisms. Katulad ng mga cheaper medicine. Marami pong mga gamot ngayon na naglipana. Yung mga akala mo ay generic na gamot, pero hindi naman totoo at binibili ito ng mga Maranita. But at the same time, sa kabilang banda, meron tayong napakamahal na gamot na dapat mura lang. Katulad po ng paracetamol. Magkano po ngayon paracetamol? Biogesi, 5 piso. Minsan na po tapos sa katipunan, doon po kami kumbento. May isang bata bumibili paracetamol, meron lang siya dalang 5 piso. Binigay siya isang tableta. Tiyan mo, para kanino yan? Sabi na para po sa kuya po nilalag na. E tatanong po natin, kahit bumili siya ng isang paracetamol, na isa, wala pong epekta yun. Dahil dapat every 4 hours na bibigyan ng paracetamol. Di ba? Pero kung pupunta kayo sa isang bansa, $1, ibig sabihin 40 pesos, you can already get 50 paracetamol. So kung makikita mo, yung ating regulatory mechanism hindi talaga nasusunod dito sa ating bansa. Insufficient effort being expended on prevention on new diseases. In the church, health ministries are integral part of the mission of the Catholic Church. That is important. Meaning that sana po ating ministro ng pangkalusugan, it is a gospel of Christ illustrated, the message of God practiced. Without a gospel witness, it is mute and it is merely a theory and idea. When we do public health, we also do public evangelism. When you reach out to the peripheries, as what Pope Francis said, we also reach out to that public evangelism. It is evangelism in the concrete. Ito po ay galing sa simula ng mga obispo noong 2011, in the compassion of Jesus. Sinabi doon, in announcing the good news of salvation, in healing the sick, in forgiving sinners, in being compassionate to the multitude, we show, Jesus showed what the church must do. And I think all of this encompassed itong pong ating work
in the healthcare ministry or in the pastoral ministry na inutinatalakay kanina. As a servant, as an animator, and at the same time, as a teacher. As a servant, siguro maganda po itong i-present sa inyo. Ang simbahan po, we comprise 50 to 60% of the health service deliveries in the developing countries. Nung nakita ko po ito nung meeting namin sa Vatican Libre Pontifical Council, sabi ko, naman na ako. Sabi ko, naging proud ako na ang simbahan pala, 60% ng ginagawa sa pangkalusugan ay ginagawa ng simbahan. Yung pong ginagawa natin sa kanya-kanya mga parokya, dahil tayo ay nakakarating hanggang doon sa pinakadulot mga nakakalimutan, tayo po ang nakakarating doon. And we should, that should be service. 60%. Another, sino po ang pumupunta pa may epidemya? Nung nagkaroon ng Ebola sa Africa, sino mga unang namatay? Ito po ay mga pari, mga brothers, mga sisters na nag-aalaga. Hindi man sila nasulat, ito po po hindi nasulat yun sa dyaryo, pero nababalitaan namin na may mga namatay na pari doon sa Diyos, si sister ganito, may mga brothers na brothers of St. John of God na may hospital doon na namatay din. But it's not written. Kasi tayo may nakakarating hanggang doon sa mga rural areas. As an animator of spiritual life, the church is unique in its ability to offer pastoral and physical care to those living and dying. What do I mean? Church representatives, this comes from the CPCP letter, have the authority to speak openly about health and related issues from the pulpit and other settings. But let's include that. This coming Lent, this coming Easter, let's talk about health. Health, not only physically, but health in our own spiritual life. Kumbaga, dugtong-dugtong siya. Church leaders need to provide prayer, liturgies, anointing services, memorial services, rituals and symbols that are meaningful. Minsan po, ano yung may nakapagsabi sa akin, isang tao may HIV, dito po sa nagunan. Bato-bato po sa natin ha. Sabi, Father, pumunta ako sa isang pare sa Laguna at nag-confess po ako. Sinabi ko po sa pare na meron po akong HIV. Nag-iba po yung tono ng pare. Parang po siyang natakot. Ba't po kaya gano'n? Siguro, sabi ko, may baka hindi na intindihan pa yung sakit. Years ago pa po yun. Baka hindi na intindihan yung sakit. Yung tao, yung babae, na nangungumpisal at sinabi yan na siya ay daw ay may HIV. But we, that's our part. The sacrament of reconciliation, the sacrament of healing. Pupunta ako doon sa anointing services. May kamakailan, tinanong po ako doon sa MERS of virus na dito sa San Pedro na sinabi ni Secretary Darin, bawal lang i-anoint yung tao may MERS of virus. That's a good point na pag-usapan. Dapat ba i-anoint pa yun? Okay? Diba? Kasi nga pag may direct contact, i-anoint mo yung taong may MERS of, baka ikaw din maapektuhan. Dahil pwede ka makuha may virus through direct contact. So the only said, priests are not allowed to anoint, meaning direct contact sa patient. Then we should have a standard. Next, as a teacher, at the heart of the Episcopal teaching is this compassion service, responsibility, and respect. Social issues and gospel are inseparable, and therefore, when we bring only people knowledge, then we bring them to later. Now, what are the duties of healthcare ministry? Ito po ay inalamin natin sa tatlong bahagi. Una po ay tinatawag natin prevention. How do you do this? Through health promotion. Meron po ako nakita mga ibang dioceses o mga parokya na nakalagay sa tapat ng kanilang
parokya, no smoking. That is self-promotion. Walang smoking sa loob ng parish grounds, sa loob ng convento. Pero nakalagay sa kanyang harapan, no smoking. Health promotion yun. But at the same time, siguro ang challenge sa ating mga pari ay, tayo ba, kung pinopromote natin yun, nakalagay yun sa ating parish grounds, tayo ba ginagawa natin yun? Tingnan natin. O kaya, healthy habit, healthy lifestyle, balanced diet. These are health promotions. Okay? Another is what I call continuing health education or positive eating. And sometimes, to go up to you, ito narinig ko sa ibang universities na, this is the role of the lay, okay, to help us in this endeavor on health. Kumbaga, ano ba naman yung training ng mga pare in terms of healthcare? Yes, there are some priests who are into this healthcare. Okay? But I heard also some parish priests who would say, Father, no formation kasi namin, parang hindi kami masyadong na-train on this healthcare. Okay? Then we need continuing education. We need capacity building on this. Okay? At makakatulong yung mga lay natin, yung mga ating mga healthcare professionals, mga doctors, nurses in our diocese. That is prevention. Another program is what we call treatment care and support. Ito na yung direct service care, direct healthcare service, medical vision, dental vision, optometric, ophtha. Ito yung direct service care, treatment. But at the same time, let's try to service. Let's try to identify the cherry on top of our ice cream. Meaning, what makes us different? Okay. Diba? What makes us different, special in our own ministry? And that is our spiritual growth. Yung spirituality in taking care of those who are sick and of those who are dying. At ako ibabalik ko muli sa ating mga pari. Malusog ba tayo, mga pari? Diba? Pag may mga nagkakasakit na pari, have you visited them? Are we taking care of our old sick priests? So, balik pa rin tayo sa ating talagang nag-uumpisa. And then we can give psychosocial support. We can give medical assistance, orphan, reintegration, bereavement, and maybe shelter and housing. And in terms of advocacy networking, the third program is we can build partnerships. Okay? Like the Philippine Nurses Association. Meron po dito sa Laguna, Catholic Nurses Guild. Meron din dito sa Laguna, Catholic Physicians Guild. And we can build partnerships with them. Para mas madali po ang mga mission sa iba't ibang mga parokya. Okay? I'll go faster. One program that the commission is bringing down to the different dioceses since last year is this program on tuberculosis. It has been presented during the plenary, and we started cascading it down or rolling it down to the different dioceses. They have identified 42 provinces na mataas po ang kaso. At ang number one po doon sa 42 ay Laguna. Kung ang Laguna po ay napakaraming may TB, tatanungin natin bakit? Nandiyan naman ang health center. Nandiyan naman ang gobyerno. Pero nga po, aminado naman po ang mga DOH, hindi nila kaya ang programa. Bakit? Karamihan po ng programa nila ay facility-based. Meaning, meron silang health center, meron silang DOS program. Kung ako ang inuubo ng dalawang linggo, pupunta ako doon at magpapacheck up. Eh kung ako ay tigabundo, wala akong pera, hindi ako makakapunta doon. Kaya po, we partnered in the program and we said, bakit kayo puro facility?
let's bring down the program to the community, to the basic ecclesial community. Kung nasaan yung tao, hindi yung tao ang ilalagay mo sa facility, pero yung mga services ang ibaba mo sa komunidad. And they said, okay, that's a good way how to identify. Because the problem here in Laguna is this, it's not about the medicine. The medicines are for free, available po siya. The problem here is what we call case finding. Paghahanap ng taong inuubog ng dalawang linggo. Sino po ba inuubog dito? Dalawang linggo po, Padre? Isang buhay na po. So, number one, ano po? At siguro maganda doon, tingnan din natin kung tama ba yung impormasyon tungkol sa tuberculosis. Katulad na, pagsabi, ang paninigarilyo ay sanhi ng tuberculosis. Tama ba yun? Ulitin ko po, ang paninigarilyo ay sanhi ng tuberculosis. Tama o mali? Yun ang mali, nabiyosin kayo. Sagot po, mali. Dahil ang sanhi ng tuberculosis ay isang mikrobyo. Pero pag ikaw ay naninigarilyo, mas madali kang kapitan ng tuberculosis. So, tamang impormasyon at case finding ay importante. At makakatulong po ang simbahan doon. Paano po? Ito po ang tinatawag National TV Program, ang Vision and Mission. Paano po this? Vision and Mission. At ang goal po natin ay 50% ng TV ay sana mapababa yung tinatawag ng morbidity and mortality, sakit at pagkamatay dahil sa TB ng 2015. Pero para sa atin,